Hey everyone! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, ay sasabihin ko sa inyo kung paano kayo pwede makapasok sa aming agency dito sa Popo. Since maraming nagko-comment sa aking last video and nag-BBM pa talaga sa akin kung paano sila makapasok sa aming agency and hindi ko talaga sila na-replyan isa-isa kasi masyado akong busy sa pagla-live. So ngayon, sasabihin ko na sa inyo. But before that guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na. Road to 2,000 subscriber na tayo guys. And please click the bell button para ma-notify ka sa mga upcoming videos na gagawin ko. Alright, recently nag-upload ako ng video regarding akong paano lumaki yung sahod ko dito sa Popo. And I receive a lot of comments, a lot of messages. Sometimes yung iba pumupunta pa talaga sa live ko. Ayun, pumapasok sila doon para magtanong and sabihin kung nagusto silang sumali sa aming agency. So, ang yung iba hindi ko talaga na-replyan, hindi ko talaga sila na-replyan yung iba, yung mga nag-PPM sa akin kasi hindi ako masyadong nakaka-messenger and hindi din ako masyadong nakaka-online kasi yung phone ko ginagamit ko talaga most of the time naka-on to for live streaming. And today nga guys is my challenge kasi kami ngayon. Ayaw ko sumali sa challenge namin so hindi ako nag-attend kasi baka kung mag-attend ako, yano na naman ako, i-call attention na naman ako na mag-attend at mag-perform sa challenge namin. So ang ginawa ko guys, eto, gumawa na lang ako ng video, sasagutin ko yung mga tanong nyo kung paano pumasok sa aming agency kasi ang tagal ko na rin, almost 1 month na rin akong hindi nakagawa ng video dito sa YouTube and ayaw ko rin mapabayaan ang YouTube channel ko since it's isa din ito sa aking source of income. Si YouTube is passive income ko to. So kahit hindi ako masyadong active, kumikita pa rin tayo guys. Thank you so much pala sa mga nag-support and nanood at mga nag-subscribe guys sa aking YouTube channel. And napaka mapabilis yung pag-ano natin guys, pag-reach natin ng 10,000 subscribers. So magpaparapol tayo ng cellphone or di kaya itong ginagamit ko ngayon, ito yung nabili ko to sa aking sahod sa Popo sa first month. Ito, yano natin, if magpaparapol tayo ng ganito, kung gusto nyo lang, so mag-comment lang kayo sa baba kung ano yung suggestion niyo and tingnan natin. Pero tulungan nyo muna akong umabot tayo ng 10,000 subscriber this year or kung mas early much better. Nagsimula kami nung March, ang sinabi talaga sa akin ng aming founder na si Mira Sul, galing kasi kami sa 17 Live, so lumipat kami dito since nagkagulo na sa 17 Live, hindi na masyadong maganda yung pamalakad, yung gift value bumaba na, so pumunta kami dito. So ang advice sa akin since isa ako sa admin sa GC, ang advice sa akin ng aming founder is mag-stop muna. Hindi kami tatanggap ng new members except sa mga members na galing na sa kabilang team namin doon sa 17 Live. So kung Meranatics ka sa 17 Live, so kung pupunta ka ng Popo, makakapasok ka. So not all of Meranatics naman nasa Popo kasi yung iba piniling wag mo na mag-live, yung iba naman mayroon ng Popo before, mayroon ng agency, so nahihirapan silang tumiwalag sa kanilang agency kasi nga hindi din sila pinapayagan. So ang nangyari, hindi sila nakapasok sa agency namin. So yung mga walang agency, ako tulad ko, swerte ako kasi wala akong agency before. I have my own agency pero dinisolve ko, nakapasok ako automatic sa aming agency. So for now, yung agency namin is hindi muna siya mag-a-accept ng mga newbies except kung old member ka sa Meranatics doon sa kabila sa 17 Live and except kung kakilala talaga ng mga members or kakilala talaga ni Madam Mira. So pag kakilala ka ni Madam Mira, automatic makakapasok ka. For example, kakilala ko talaga din, kapatid ko or something ganon, close sa akin, pwede kang pumasok doon. So makakapasok ka marirefer ka pa rin namin. Kasi ako, hindi din ako masyadong nagre-refer kasi nga marami na akong na-refer dito sa previous na hindi, wala pa akong agency, may kakilala din akong agency. Marami akong na-refer na mga streamer dito sa Popo na pagdating doon para masyadong pabibe, daming agency. Ayaw ko din mapahiya. So, mas maganda na rin yung sinabi ni Madam na ganun.
close lang talaga, family member or ano. Actually guys, pwede ko naman talaga kayo mapapasok kung close lang tayo or kilala lang talaga tayo. So pwede ko kayo mapapasok. Pero since ano, hindi pa tayo masyadong kilala nga, so mahirapan akong ipasok kayo doon sa ano, sa agency namin. Baka magtatanong kayo kung bakit ang streak? Bakit ayaw ba nila ng streamer? Ayaw na kumita ng pera. So baka magtanong kayo ha, bakit ayaw nila magpapasok ng new member? Ayaw ba nila kumita ng ano, ng pera? Bakit pa sila nagpupo? Mga ganun ba? Baka may mga ganun na nakatanungan ha. So ang reason guys kung bakit hindi muna magpapasok si ano, si Madam ng ano, new streamer sa aming agency is dahil baka hindi niya maalagaan and baka magtampo, ayaw niya may magtampo sa kanya, baka hindi niya maalagaan kasi hindi naman all streamer talaga sa agency namin may privilege katulad ko na masipag na halos everyday nakakaakyat talaga ako sa mga PLPL. Ayan, kumukota talaga ako everyday ng $200K na coin. So nakakakota talaga ako or more than that, sometimes ganun eh. In a week nakaka 5K ako, nakaka 10K ako in a week kasi dalawa yung account ko. So ayun, nakukuha ko yun in a week. So ganun kabilis yung kitaan ko doon sa ano, ngayon dito sa Poco. Pero hindi naman lahat ng members ganun kasi may mga members din na medyo nahihiya. So ako kasi hindi ako nahihiyang, nag-aabang talaga ako doon sa ano, baka may mahulog. Tapos, pag hindi ako nakaakyat, nag-aabang talaga ako sa baba, baka may mahulog tapos ako yung papalit. Ganun yung iba kasi pag hindi sila nakaakyat, wala na, ayaw na nilang aalis na sila. So pero si Madam namin pag nandiyan ka sa baba ng PL ng party life niya, binabagsakan ka rin niya ng ano, ng gift. So yun, nakaka 30k, nakakaganon pa rin kami. So ayun, kumikita pa rin kahit hindi masyadong ano, hindi masyadong nakakakit sa mga PL. Nakakakota pa rin kami in 1 to 2 days kasi sometimes nababagsak sa amin nasa 30k. Nasa baba lang kami ha. Tapos pag nag-live kami, pupuntahan pa kami niyan sa live namin. So binabagsakan kami, pinapakota kami kaagad, ganun siya. So baka magtanong kayo kung ano si Madam, daming pera ni Madam, ganun na. Mayroon kaming ano, agency gifter, yun si Baby. So siya talaga yung nagpapakota sa amin. So hindi siya streamer, gifter lang talaga siya. Si Madam din nagpapakota din talaga yan sa amin kahit noon sa 17, kahit ang mahal ng coins doon, tapos hindi naman lahat ng streamer doon ano, kumikita, may gifter. So may mga streamer talaga na walang gifter doon, pero si Madam talaga pinapakota niya talaga kami ng 50k doon. So alam mo ang coins doon mahal. So how much more dito sa Popo, mura lang tapos puputok pa. So napapakota talaga kami ni Madam. So yun guys, so sana maintindihan nyo na ano mo na yung decision ng agency namin. And kung gusto niyo talagang pumasok sa agency namin, ito yung best na ano ko guys, best na way ko kung paano kayo makapasok sa agency namin ha. Ito yung best na way ko. Punta kayo sa PL ni ano, ni Madam, every morning, every day, kasi nangyari na to sa ano eh, nangyari na to sa isang streamer na hindi din member eh. Halos every day nandiyan siya sa PL, sa live, nagsusuport talaga siya. So pagdating ng kilala na namin siya, pinapansin niya talaga kami lahat. Si Madam pinapansin niya hanggang nakuha niya yung loob ni Madam. So pinabagsakan siya. So dumating yung time na gumawa talaga siya ng ano, ng bagong account kasi nga yung account niya na yon hindi din ma-release ng kanyang agents, kaya na problema din siya. Gumawa nung inaproban siya ni Madam na sige, pwede ka mag-join sa agency namin. Gumawa siya ng ano, ng new account at ayun. Yun yung pinaano niya, pinapasok niya sa agency namin. So kaya naman nakapasok siya sa agency namin. So ganun ang gagawin niyo guys, magpapansin lang kayo doon sa baba, iano niyo lang, i-support niyo muna si Madam, i-support niyo muna yung mga streamer na ano, mga kasi kami kasi parang family ka talaga, parang magkapatid, ganun kami. So may magtampo man sa amin, wala. Maano pa rin kasi hindi, wala kami doon. Si Madam ayaw na ganun. So kung magtampo-tampo man kami, naaayos pa rin. So ganun siya. So ayun guys, yun yung isa sa way, yun yung I think the best way na gagawin nyo para makapasok talaga kayo sa agency namin. So kung hindi kayo,
kung masipag kayong mag-ano, masipag kayong mag support at magpapansin ka, madam. Ayan, pakita niyo muna na ano kayo, na supportive and hindi kayo ano, kasi si madam ayo. Kahit walang member yung agency niya, kikita siya ng million na coins, kasi mayroon nga siyang gifter. Isang bagsak nga lang ng gifter niya 5 million, ganun kalakas yung gifter niya. So kami din actually binabagsakan din kami ng gifter niya, especially sa PIL niya. Tapos pinupuntahan din kami sa PIL, binabagsakan din kami ng malaki, kaya nakaka-million din kami in a week or sometimes ganun. Dalawang account ko nakaka 2 million in a week kung i-total. So, ganun siya kalakas. So, I hope guys, maintindihan nyo yung decision ni Madam, and I hope magkita tayo sa aking live stream, kasi makaka-solo live na ako. Ito nga, nag-prepare nga ako kasi mag-solo live na ako. And thank you so much. I want to thank you guys for all the support, for all the subscription and comments in reaction sa video ko, and sa mga nag reach out sa akin sa Messenger. Sorry kung hindi ko kayo na replyan isa-isa, and I hope makita nyo yung video na to, para isahan na lang, hindi na ako mag-explain sa inyo through Messenger or ano, kasi masyadong gamit na gamit yung cellphone ko for streaming sa Popo and sa mga PL. So tinatambay ko siya, yung dalawang cellphone ko. I need more cellphone, guys. And ayun, thank you so much, and thank you so much for watching this video. See you next vlog. Bye-bye.